Magandang araw sa atin lahat, lalong-lalo na sa mga boxing fans. Saan man kayong panig ng daigdig naroon ngayon. Okay. Marami tayong pag-uusapan ngayon sa boxing, no? Alam natin na nalalapit na yung mga malalaking laban. Simulan po natin sa isang good news. Ang ating pong kababayan na si Renerio Arizala, yung kung matatandaan nyo, yung ito yung napalaban at na operahan sa Japan, ay ano na ngayon, on the way to recovery na, no? So, dalawang beses siyang inoperahan. Yung unang opera niya, tinanggal yung blood clot. Grabe pala pag tinatanggal yung blood clot, tinatanggalan siya ng ano, ng kapirasong bungo. Tapos, sinipsip yung blood clot sa kanyang utak. Yung ikalawa naman niyang operasyon, yung kinabit naman yung bungong tinanggal sa kanya. Okay, so, sabi ng mga Peñalosa, ay on the way sa recovery na. At syempre, hindi na siya pwede mag-boxing, pero malamang daw balang araw ay pwede siya maging trainer. Okay? Isa pang balita, kilala nyo pa ba si Sergio Martinez? Yung tinataguruan na Marabilla, no? Si Sergio Martinez, sa edad na 44 years old, ay nagtatangka muli na bumalik sa ring, no? So, by October or September, ngayong 2019, ay muling magbabalik sa ring ang isa sa mga pinakasikat at pinakapopular na boksingerong kasabayan pa nila Pacquiao. At ang kanyang makakalaban ay si Julio Cesar Chavez Jr. So, 44 years old na to si Marabilla, no? So, titignan natin kung kaya pa ba. Sa bagay, kahit na maglilimang taon na siya na hindi umakyat na ring, eh yung kalaban niya rin, matagal na rin na bakante. So, talagang ganyan ang mga boxer, hinahanap-hanap siguro nila sa kanilang pangangatawan yung pakikipaglaban. Okay. Sa pambalita, sa Germany, si Felix Sturm ay dating super middleweight champion. So, marami siyang tinakasan na kaso doon sa Germany, no? Akala niya, pagbalik niya sa Germany, ay okay na, no? Lumamig na sa kanya yung otoridad. Pero, aking gulat niya na pag-uwi niya sa kanilang bansa sa Germany, sa Cologne, ay dinakip siya ng mga otoridad sa salang tax evasion. So, maliban sa tax evasion, meron pa pala tong isang kaso. Alam niyo, usong-uso, di ba, yung mga nahuhuli na PED user, yung performance enhancement drug user, PED user din pala to si Felix Sturm. At siya, sa ang pagkakaiba sa Amerika at saka sa Germany, yung PED user, pag nahuli ka sa Amerika, ano ka lang, suspended. Di ba? Si Jarrell Miller, yung dapat nakalaban ni Anthony Joshua, ay suspended lang ng 6 months. O, di ba? Kaya nga panawagan ni Joshua, dapat mas malaki yung penalty. Pero pala, sa Germany pala, hindi lang suspension, no? Pag ikaw pala ay napatunayan na paid user, katulad nito ni Felix Sturm, 2016 pa siya na napatunayan na paid user, criminal act pala sa kanila yan, ayon sa kanilang German Anti-Doping Sports Act, no? So, dahil dyan, may pagkakakulong to ng 3 taon pag napatunayan ka na isa kang paid user. Okay. So, medyo minalas tong ating super middleweight champion, no? Sa kanyang pag-uwi sa Germany. Sa pambalita, siyempre kasabay ni Canelo Alvarez versus sa Danny Jacobs, yung kababayan naman natin na si Jerwin Angkahas, laban naman kay Japanese challenger na si
Punay ay may aglalaban din, no? So ayon naman kay Jerwin Ancajas, pinanood niya daw yung laban ni Nonito Donaire at naging inspirasyon niya yan, no? So sana gawin niya rin yung ginawa ni Nonito Donaire, na nag-aim talaga siya na pabagsakin sana yung kanyang kalaban, yung kanyang number one challenger, no? Para muling bumalik siya, kasi ang tagal na niya na ano, ang tagal na niya nagdedepensa ng kanyang corona, pero hanggang sa kasalukuyan yung hindi pa rin siya ganun katanyag kumpara sa mga kasabayan niya, mga champion. Okay. Isa pa. Ayun, punta na tayo sa mga main topic natin ngayon. So, tutuloy lang natin. Alam niyo naman, maraming hanggang ngayon hindi pa nakaka-get over yung mga trainer at mga boksingero, pati na rin yung mga promoter sa paghiwalay ni Triple G at saka ng kanyang long-time trainer na si Abel Sanchez, no? Kinakantsawan naman ni Danny Jacobs at saka ng kanyang trainer, yun nangyari dun kay Abel Sanchez, no? Ayon kala Danny Jacobs, nararapat lang naman siguro na maghanap na ng ibang trainer si Triple G, dahil yung huling mga hinawakan ni Abel Sanchez ay napagtatalo na. Sa side naman ni Oscar De La Hoya, si Triple G naman kasama niya sa The Zone o DAZN, kaya pinayuhan niya na kung may kukunin daw na trainer. Teka muna, medyo nauuhaw tayo. So kung may kukunin daw na trainer itong si Triple G, ang dapat niya daw kunin na babagay sa kanyang estilo ay si Freddy Roach. Dahil si Triple G ay isang offensive na boxer, mahilig siyang lumusob, umupensa. Kaya nararapat sa kanya ang estilo ni Freddy Roach. Bakit alam yan ni ano? Alam yan ni Oscar De La Hoya. Kasi naging trainer niya rin, isa sa mga naging trainer ni De La Hoya si Freddy Roach nung kalaban niya si Floyd Mayweather. Sa kanyang karanasan sa pagboboxing, hindi lang isang trainer siya. Naka-anim siya na trainer dahil naghanap siya ng estilo na babagay sa kanya. Sana ito yung ano yung kinukuha ni Jerwin Ancajas, no? Na hindi sapat na may loyalty ka sa trainer mo at dahil sa kanya ka nagsimula, habang buhay mo na siyang trainer. Dapat nakakuha siya ng tip dito kay Golden Boy Oscar De La Hoya, na natural lang na kumuha ka na ng trainer ayon sa level mo. So katulad nung sinabi natin sa nakaraang nating video, na si Jerwin Ancajas, yung status niya na world champion, para mas umangat pa siya patungo naman sa global stardom, isang susi dyan yung inaangat niya rin yung mga nakapaligid sa kanya, yung kanyang management team at saka yung kanyang trainer. Okay? So okay. Tignan naman natin yung laban sa May 4 sa Las Vegas, yung betting odds, no? Sino ba ang llamado at dehado sa laban ni Canelo Alvarez versus Danny Jacobs, no? So sinilip natin, no, kung ano ang betting odds ngayon sa Las Vegas. Okay, pag si Canelo Alvarez ay llamado ng -650 at si Jacobs naman ay dehado ng +340. So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, pag ikaw ay tumaya ng $650 kay Canelo Alvarez at nanalo si Canelo Alvarez, ikaw ay tatama, yung 650 mo ay tatama ng $100. Pag tumaya ka naman kay
Danny Jacobs ng $100 at nanalo si Danny Jacobs, ikaw naman ay mananalo ng 340. Ganyang kalaki ang pagiging dehado ni Danny Jacobs at ganyang kalaki ang pagiging llamado ni Canelo Alvarez. Okay, bakit ba ganyan? Bakit llamado? Yung kumbaga ganun ba yung skills? Ganun ba yung pagkakaiba ng skills ni Canelo Alvarez at saka ni Danny Jacobs? Masyado bang malayo katulad ng pagiging llamado ni Canelo Alvarez? Halos times 7, no? O 6.5 ang llamado niya, no? Kung papansinin natin, hindi naman halos nagkakalayo yung kanilang skill set, no? Yung ibig sabihin, yung husay nila sa pagbo-boxing, hindi naman malayong malayo. Tingin nga natin yan, magiging close game yan, no? Pwedeng it will go either way, no? Kung po pwede ang manalo si Canelo, pwede rin manalo si Jacobs. Pero bakit napakalayo ng betting odds sa Las Vegas? Okay, hindi lang naman yung husay at galing ang tinitignan dyan ng mga bettors, no? Tinitignan din yan at kasama dyan pagka kung sakasakali ba, kasi parehong magaling to eh. Malamang sa hindi, umabot to ng 12 rounds. At pag umabot yan sa 12 rounds, sino ang lamang sa mga judges scorecard? Diba? Siyempre, kung sa Las Vegas yan, ang laging lamang sa judges scorecard ay yung mas superstar, si Canelo Alvarez. Okay, yan ang isa sa susuriin natin ngayon. Eh, bakit mas lamang lagi yung superstar sa boxing scorecard, no? Alam niyo yung mga judges, tao lang din yan, no? Okay, di ba? Pag malaki ang laban, malaki ang papremyo, natural, malaki rin yung bayad sa mga judges. Okay? So, kailan sila malaki ang bayad sa kanila? Kung napapalaban yung mga superstar ng boxing. Ngayon, at the back of their mind, hindi man nila sinasadya yan, na mapabura nila yung mga superstar kasi dahil sa mga to, di ba? Habang nananalo tong mga to, eh patuloy ang pasok ng malaking pera sa kanila. Isa yan. Ikalawa, may pressure din yung mga judges, lalo na kung hawak yung mga boxing superstar ng malalaking promotion. Halimbawa, ang medala nitong promotion na to, Golden Boy, di ba? Kinakailangan, kung hindi man nila paboran yung Golden Boy boxer na si Canelo Alvarez, eh kinakailangan naman na hindi lalabas sa Golden Boy management na pinapaboran nila yung kalaban. Okay, bakit? Eh hindi na sila irerekomenda balang araw. Eh ang daming boxer nitong Golden Boy at mga superstar na nakukuha niya. May pressure yan na kahit hindi nila sinasadya, talagang napapabura nila. Ikatlo, syempre may pressure din yan. Alam nyo kasi, hanap buhay ang Las Vegas eh. Pag may malalaking laban na ganyan, kumikita, hindi lang yung gate sa pinagdadausan, katulad nito, T-Mobile, di ba? Hindi lang yan yung kumikita, yung T-Mobile Arena. Kumikita rin lahat na nakapaligid dyan. Alam nyo yung Las Vegas, desierto yan eh. Pag manunood ka dyan, hindi ka naman babiyahe kung sa iba't ibang parte ng Amerika eh, di ba? O yung mga dahil may Meksikano, galing pa sa Mexico yung iba. So ang gagawin ng mga yan, mag-i-stay yan sa mga hotel dyan. Pag nag-stay ka sa hotel sa Las Vegas, kasama na dyan na magsusugal ka. Di ba? So hindi lang simple, kaya yung mga big time na pa-boxing, hindi lang simpleng yung kita ng arena, yung gate na receipt ang kumikita, lahat din ng mga karamihan ng mga hotel dyan
Dahil ang dami niyan eh, kung ilan libong katao yan, kasama yung kanilang mga asawa pa, mag-i-stay yan sa mga hotel. So may pressure din yan. Na kinakailangan yung mga superstar, yung mapapaboran. Okay? Yung kaya na magdala, maghakot ng tao papunta ng Las Vegas. Kaya nung kapanahunan ng rurok ng kasikatan ni Pacquiao, tuwan-tuwa yung mga taga Las Vegas, laging sa Las Vegas si Pacquiao. Dahil nga, si Bob Arum, may under the table siya sa mga hotel owners. Okay? Okay. Eh kung patas talaga, walang pinapaboran, magkakaroon pa rin ng advantage yung superstar. Bakit? Kasi karamihan na nanonood ng live doon sa arena, tagahanga niya. Tignan nyo. Konting isang suntok lang yan kung maghiyawan na. Eh kahit nakakarami, halimbawa si Jacob at si Canelo Alvarez, mas marami yung fans ni, magiging fans ni Canelo Alvarez dyan. Eh ang lalayo na nila eh. Konting kahit haging lang. Eto mismo ayon kay ano ah, kay Danny Jacobs. Alam niya eh, kahit na nasalag ng boxer, pero mapalapit lang. Yung mga lahat na nanonood at magpapalakpakan yan. Kahit papano, hindi naman lahat dikit na dikit yung mukha ng judge dun sa nagaganap sa ring. Kahit papano, nakaka-apekto yun sa pag-ano nila, pag-score. Mga tao lang yan eh, di ba? Kung yung ginawa ni Canelo, sumuntok siya ng ilang beses, naghihiyawan ng mga tao, tuwan-tuwa. Kahit hindi tumama yun, ang dating sa mga judges nun, ay score para kay Canelo. Yun yung ibig natin sabihin. Kaya may mga tinatawag na hometown decision. Kahit patas pa yung mga judges. Lalo na kung hindi patas yung judge, di ba? Lugin-lugin yung dayo. Pero sa Las Vegas kasi, wala na yan, tagar yan eh. Halos karamihan naman dyan, dayo eh, di ba? Ibig sabihin, yung mas maraming nahakot na tao sa Las Vegas, liyamado lagi pagdating sa scorecard. Okay? So, ang ibig ko sabihin, ang pag-asa lang, siyempre, pareho silang may power, pareho silang malakas. Ang tingin ko nga, mas mabilis pa to si Danny Jacobs. Kaya pagdating niyan sa fight night, hindi uubra na sasabay lang siya sa eskoran. Yung inaakala niya na panalo siya, paramihan na suntok, hindi yan magre-register. Kaya ang laki ng liyamado ni Canelo Alvarez pagdating sa betting dahil mga wais siya mga ano eh, di ba? Nagbe-bet na yan. Alam na nila na liyamado si Canelo Alvarez. O maging nung panahon ni Floyd Mayweather, lagi siyang liyamado sa Las Vegas. Bakit? Kasi nga, ganun yung kalakaran. Kung sino yung mas superstar, siya yung napapaboran. Ngayon, bakit si Manny Pacquiao nadudugas pa rin doon sa Las Vegas? Eh, ibang usapan na yun. Meron ng galawan doon si Bob Arum na kakaiba. Okay? So, hanggang sa muli, Bad Aratilis po, mag-enjoy tayong lahat sa kapapanood natin ng boxing.